Hello guys! So welcome back po ulit sa ating channel, StockPlay. At ngayon ay pag-usapan natin yung mga blue chips guys. And syempre don't forget to subscribe sa ating channel and ayan. So pakipress na rin si all button kung ikaw ay bago pa lamang sa ating channel para palagi ka manonotify and ma-update sa mga bagong videos na i-upload natin. So mag-start na tayo kay AC guys. AC. Hello. Ayan. So AC tayo, ano? AC. So silipin lang natin 'to. So this time around, pagka sinilip natin si AC, guys. Check natin itsura, ano? So breakout ulit. Okay, from here sa may trend line since nung February, ano? 2022, we have here 1, 2, 3, 4, tapos dito 5. Okay, so right now still nag-struggle pa rin tong sa AC. Okay, pero tignan natin ano. So this time, ang next target natin sa resistance. So since resistance na to sa 700 malapit, 702. Next resistance will be here somewhere sa 710 guys, ano? So 710 first resistance kay AC, tapos yung next is dito siguro, I think 717.5. So pwede dyan, ano? Yeah, so pwede nga dyan 717.5. So mag-add tayo doon. Let's add. Ayan. Okay. Then, si support is malapit, guys, sa 687, ano? So, si 687, guys, is malapit dito. Ito kung saan siya nag-breakout, guys. 687. Then, silipin natin. So, para siyang double bottom pattern, ano? Ayan, pero syempre, dapat makapanik to sa taas. Okay. So, silipin natin sa 200. So, right now is medyo retest lang ulit tayo dito kay 200. And, yeah. So, tignan natin sa mga susunod na linggo, no? At sa mga susunod na araw. Ayan. So, this one is retest pa lang for AC. 200 yun eh. Tapos dito, so same lang. Same lang halos dito guys. Okay, tapos sa 2-hour chart is meron tayo dito ng trend line since October 2022. We have here 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, we have here breakdown guys. So siya ay nalaglag pero nagbounce. Retest. So, this is very crucial for AC. So, pagka dito nakapanik above here, ayan, sa may 702. So, let's say doon na, ano, para kay wala nang gutal. Eh, medyo delikado to. Okay, kaya dapat makapanik siya dyan. Ayan. So, let's see na lang sa mga susunod na araw, ano kung ano yung mangyari dito kay AC. So, save natin yan. Tapos, next natin si Ali, guys. Solid din kasi yung retest na to, no, si AC. Diba, binuhusan, tapos, bounce play, guys. So, what about kay Ali naman? So, dito, guys, kay Ali. Yes, silipin natin. So, syempre, masiguro nahin natin si 200. So, parang sa easy lang din. So, fresh breakout dito sa 200 day moving average. So, syempre, sa taas yan. And tignan natin kasi yung previous ano niya, breakout dito. So, binuhusan eh. So, this time is tignan natin. Si resistance is very visible. So, saan yun? Ayun, no, sa 30.1 guys. We have here 1, 2,
Dami niyan. 3, 4. Tapos ito pa, 5. Okay? So, sana hindi ma-reject. Yan. Pero kasi ano eh. Fresh breakout to sa 200-day moving average. No? So, tignan natin kung masusustain to. Support sa 29.35, guys. Ayan. And, syempre, check natin. So, alos katulad lang din kay AC, ano? Yung sa itsura. Ayan. So, next natin, GT Cup. Silip-silip lang tayo ngayon at i-update natin ng konti, ano? So, base dito, medyo nag-struggle siyang malaglag dito sa 380. At nakahanap siya ng support dito, guys. Midway, ano? So, sa part na to, so, support na to, guys. Si 389. Or, pwede natin sabihin, malapit sa 390. Support. Ayan. Pero, kung papansinin po natin, so, bounce play ito, ano, sa daily chart. Hindi pa siya actually nagre-retest dito. Or, hindi pa po siya nag-oversold, guys. O, diba? So, let's see. Tapos, sa 200-day moving average, so, medyo malayo pa rin. And, so, pag sinilip natin to, yung last time na nag-retest to sa 200 is medyo matagal na rin. Since nung August pa. Eto, guys, August. Okay, so, medyo matagal na rin, ano? So far, since si GT Cup is nasa baba ng 200, so, meaning si GT Cup is still bearish pa rin, ano? Kung papansinin natin. Ayan. Then, isunod natin si Jollibee. So, kay Jollibee, guys. Okay, so, mukhang rejected dun sa may part na yan, ano? So, dito malapit sa resistance niya kahapon. And so far, still malapit to sa may support sa 230. 231.5. Okay, dyan, malapit dyan. And yung next, ano natin dito, support is medyo malalim na. 225.45. Then, ipakita natin ulit si 200-day moving average. Ayan. So, dito kasi may confluence tayo, no? Since September. We have here 3 retests before. September, October, okay, ayan, saka November, guys. So, 3 months na, no? Kumbaga, 3 retests dito, guys, sa 200. And, yeah. So, still possible pa rin, guys, na ma-hit yun. So, mag-retest. Ang masama lang kasi, pagka nag-retest dito, tapos nalaglag, guys, sa 200. Ayan. Pero overall, yung kanyang trend is still good. O, diba? Cup and handle pattern pa rin siya. Looks like. Okay? So, so, next natin is etong si DMC, guys. So, for DMC. Okay, so, silip tayo sa 200-day moving average. So, right now is, okay, malapit na siya. Malapit na mag-breakout dito sa may, ano natin, sa may trend line since 2019 December. So, spotted siya ngayon, ano? Ayun, no? So, retest, guys. And sana wag lang ma-reject to, no? Okay, sa part na to. So, pagka nag-breakout to, napakagandang sign. Okay? So, breakout. So, let's see. At parami nakaabang dito, guys. So, just in case na siya ay mag-breakout. So, saan ang possible target natin for DMC? So, based dito, so, hanap tayo, guys, na malapit. So, possible dito. Sa 11, guys, pwede, no? So, dyan, malapit dyan, guys. Okay, sa may 11. So, pwede dyan. So, let's see. Since retest. Pero dito, guys, wala pang ano eh. Or, hindi pa siya overbought, ano?
sa RSI. Kaya still may chance pa rin to na talaga mag-breakout. Support. So, syempre, support natin sa 10.7 kung saan siya nag-breakout before. Ayan. 10.7 yung support. Then, silipin natin sa lower time frame. We have here pullback tapos bounce. Okay. So, right now, hindi pa naman overbought dito, no? Tapos, check natin sa 2-hour chart. Same din, guys. Okay, parehas kay 4-hour chart. Same here kay 1-hour chart, guys. Ayan. So, bounce play ang nangyari, tapos breakout dito. So, right now, hindi pa naman siya overbought, kaya still possible pa rin. Pero take note, guys. So, ano na to? Ano kumbaga? 50-50 na to eh. O, diba? Kasi ano na to? So, siya ay trendline na, guys. Ano? Since noong 2019. Ayan. So, pwede nyo i-trace out to sa mga charts nyo. Charts yun. Chart. Ayan. So, chart nyo. So, we have here a trendline. Spotted siya, ano? Since 2019. Ayan, no? Okay. And syempre, last is ito sa ASEN, guys, ano? For ASEN, so silipin natin. So, wait lang. Wait natin ma-save. So, na-save na siya. Silip tayo rito, guys. So, for this one, medyo nag-bounce, ano? Right? Pero still possible pa rin, ano? So, just in case lang na siya ay mag-retest dito sa may trendline natin. So, still possible yan. So, if ever sa 7, guys, ang abangan dito. Okay, para ma-hit at i-retest tong si trendline. And, so, pagka sinilip natin to siguro sa lower time frames, meron tayong makikita dito. Ayan, so, i-check natin, ano? So, dito sa, ano, sa daily chart natin, so, double retest na siya since nung December, ano? So, yun nga lang, lower high dito, eh. Double retest, tas lower high. Okay? How about sa lower time frame? So, sa lower time frame, pag-check natin to, so, para siyang head and shoulder pattern. Okay, so pwede natin i-consider to, guys. Ano? Pero nag-bounce kasi eh. Doon, no? O, diba? So, nag-bounce eh. Okay. Eh, tignan natin kasi meron ditong gap down. Tignan natin kung mapifield bukas. Ayan, for now. So, si neckline is alisin muna natin. Ayan, so ito muna yung pagpukusan muna natin, ano, since nag-bounce siya rito, malapit sa may support natin, sa 7.13, ano, tapos meron ditong gap down na possible ma-filled, since hindi pa naman siya overbought. Ayan, so in fact, ano pa nga siya, pababa pa nga siya eh. O, diba? So, tignan natin, guys, ano, kung ano yung mangyari dito. ASEN. And I think tapos na po tayo. So maraming salamat po sa panonood and see you po ulit sa next video. Bye-bye. I'm out.